Magandang gabi po sa atin lahat dyan sa Pilipinas. Ako po ay nalulungkot sa nangyaring trahedya dyan sa Albay or saan man sulok ng bansa natin na nasa lantaan ng bagyo ngayon. Tanggapin niyo po ang aking pakikiramay at pakikidalamhati. Alam ko po kung paano mahirapan or masalantaan or mawalan ng mahal sa buhay. Kami man po ay nakaranas din ng matinding pagsubok gaya niyan. Kung matatandaan niyo po ang Super Typhoon Haiyan, ako po ay taga Tacloban, Leyte. Naranasan din po namin kung paano po mawalan ng kung ano-ano, mga ari-arian. Basta lahat na wala ay naglaho na parang bula. Wipe out po lahat. Bali back to zero po. Pero ang lahat ng yun ay nagpapahiwatid lang po na ano man ang karangyaan natin dito sa lupa, ano man ang ating kapangyarihan dito sa lupa, mayaman man tayo o mahirap, ay pantay-pantay pa rin tayo sa mata ng Panginoon. Kaya ang sa akin lang, magkaisa na po tayo. Huwag na po tayo magbatuhan o mag-away-away. Bagkos pag-ibig ang ano natin sa puso at isipan natin, gawin natin ang Panginoon ang sentro ng ating pamumuhay. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon, kasi tanging ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa atin ng kaginawaan, kalakasan at buhay na walang hanggan. Malapit na po dumating ang Panginoon. Ang lahat ng nangyayari dito sa mundo ay isang pagpapahiwatig lamang po na kailangan na po natin magbalik loob sa Panginoon, kasi ang Panginoon ay ayaw niya na ni isa sa atin ay hindi maliligtas. So, kailangan tayo mismo ang gumawa ng paraan kung paano tayo matiligtas. Kasi ang Panginoon nandyan lang, naghahantay lang po sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Mahirap man tanggapin, ang katotohanan ay katotohanan. Nagbabadya na po ang mga nangyayari dito sa lupa, dito sa mundo, ay isang palatandaan lang po na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ako man po ay kinikilabutan din sa mga nangyayari, kasi kung babasahin niyo po ang Bible, lalo na sa Book of Revelation, ay nakasaad lahat-lahat ng mga nangyayari dito sa mundo. Na isa lamang palatandaan yon na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, kailangan po natin bumalik na po sa Panginoon. Magbalik loob na po tayo. Ang kapangyarihan dito sa lupa, kagaya ng kung ikaw ay mayaman, mapira, marami kang pera, wala yan. Mataas ang ano natin sa buhay, antas sa buhay, wala yan sa Panginoon. Bagkos ang tunay na mayaman ay hindi nagkakait sa kapwa, bagkos tutulong ito sa kapwa tao. Nalulugod ang Panginoon kung tayo ay tumutulong sa kapwa natin, nakikiramay sa kapwa natin. Hindi po sinasabi na mga bad ang mga mayayaman. May mga mayayaman lang din talaga na talagang nawawalan na ng pag-asa. Alam niyo ba kung anong ibig kong sabihin nawawalan ng pag-asa? Nawawalan na sila ng pananampalataya sa Panginoon, kasi dinodiyos na nila ang kapangyarihan nila dito sa lupa, mayaman. Nakakalimutan nila na ang Panginoon ay nariyan. Yung sabi pa nga ng Panginoon, mapapalad kayong mga naghihikaos ngayon, mga nagugutom ngayon, dahil ang inyong gantimpala ay nasa langit. Subalit, kaawa-awa kayong mga mayayaman, dahil
dito pa lang sa lupa ay ibinigay ko na ang inyong gantimpala. So, wag natin po paabutin sa puntong iyon. Hanggat may pagkakataon pa po tayo, magsisi tayo. Kasi sabi pa nga ng halika yung lahat ng mga napapagod, nahihirapan. Papagpahingahin ko kayo. Ang sabi pa rin ng Panginoon, kahit gaano man po tayo karumi, kung tayo po ay galing sa puso po magsisisi at tatalikdan ng ating mga kasalanan, ay tatanggapin pa rin tayo, patatawarin pa rin tayo ng Panginoon. Kasi ang taong nagsisisi sa mga kasalanan ay napakalaking ano talaga yan sa Panginoon. Maraming mga nagbubunye. Ang mga angels po sa isang tao po na nagsisisi at tatalikod sa anuman na gawin niya dito sa lupa, at tatalikdan lahat ng iyon at babalik sa Panginoon. Lahat po ng mga anghel sa langit ay nagbubunye kung mayroong isang taong nagbabalik loob sa Panginoon. Tandaan po natin na ang kaligtasan ng tao ay hindi maililigtas ng yaman dito sa lupa. Huwag po natin tangkilikin ang mga makamundong gawa, ang mga makamundong galaw, kasi hindi yan nakalulugod sa Panginoon. Bagkos mas pagtuunan natin ng pansin ang mga makalangit na gawa. Kagaya ko, marami man akong mga pagsubok na nangyari sa buhay ko. Marami man akong kamalian na nangyari sa buhay ko. Marami man akong mga pagkakamali. Ang lahat ng iyon ay binago ko. Kasi mahirap. Alam ko, ramdam ko sa sarili ko kung paano mangusap ang Panginoon. Naramdaman ko kasi sa mga bagay na lang na tatlong beses ako muntik ng mamatay, dumaan sa matinding pagsubok. Tanging ang Panginoon lang ang aking tinatawag. Hindi dinidepende ko na lang ang aking sarili sa Panginoon. So, isa lang ang ibig sabihin yun. Pinakinggan ang aking mga panalangin sa Panginoon. Kasi kung hindi yung pinakinggan, paano ako gagaling? Kagaya na lang nung nakainom ako ng hydroperoxide, gumagapang na lang ako noon. Kala ko kapatapusan ko na. Pero ang Panginoon ay nariyan nung tumawag ako sa kanya ng taos puso. Pinakinggan niya ako at pinagaling. Lalong-lalo na yung pag-COVID. Na-COVID po ako. Sa loob ng isang buwan ako sa hospital. Pero idinipindi ko lang po ang aking sarili sa Panginoon. Ni mga kapatid ko, hindi ko sinabi ang aking kalagayan. Ang hirap talaga. Kaya maging ano talaga tayo, maging matatag at maging vigilant po tayo, na tanging ang Panginoon lang po ang nakapagbibigay sa atin ng pag-asa. Wala po ako kahit piso, kahit isang singkong kusing, wala po akong binayaran sa ospital. Bagkus hanggang ngayon po, minomonitor pa rin ako ng government hospital kung ano na po ang aking status. Pero I'm totally healed. Praise God. Kasi ang Panginoon talaga nagpagaling sa akin. Although may mga ginamit siyang mga doktor, yun ay mga kasangkapan yon ng Panginoon. Kaya pinupuri ko po ang nag-iisang Diyos na nasa langit. Thanks God. Kaya magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong maging matigas ang ulo. Ang pride natin ay iwaksi na po natin yan. Dahil hindi yan makapagliligtas sa atin. Ang kayamanan, hindi yan makapagliligtas sa atin. Ang maraming pera, hindi yan makabibili sa ating kaligtasan. Kahit ang ating karamdaman, kahit gaano man tayo karami ang pera, kung ang karamdaman mo
hindi mo talaga matatakasan ng kamatayan. Kaya hanggat maaga pa, hanggat may pagkakataon pa tayo, magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Kasi pag namatay na ang tao, wala na yun. Wala nang pag-asa yun. Yun ang mga nandyan sa Bible. Kaya magbasa po tayo sa Panginoon. Sa Bible, yun lang po ang tanging paraan. Namnamin po natin ang mga nakasulat sa Bible kasi yun lang po ang makapagliligtas sa atin. Gawin natin kung anong nararapat, kung anong naaayon sa Panginoon kasi ang Panginoon lang po ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Andiyan lang sa langit. Andiyan sa langit. Ang nag-iisang Diyos. Only one God, true God. Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi. Gabi na po dito. Bye.